approve the meeting for verse number 6. All right, I hope you're ready to get out. And when Joshua let the people go, the children of Israel let every man of his inheritance to possess the land. The people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him at the border of his inheritance in Nazareth, and in the mouth of Ephraim, on the north side of the hill of Gaas. And also all the generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the words or the works which he had done for Israel. I want to open again your Bibles in the book of Ecclesiastes. In the book of Ecclesiastes, chapter 1. In the book of Ecclesiastes, chapter 1, in verse number 4. So I'm going to read there, one generation passed away, and another generation cometh, but the earth abided forever. One generation passed away, and another generation cometh, but the earth abided forever. Now if you're going to go back to the Old Testament and search the word generation, marami po kayong makikita patungkol sa generation after generation. And there is a generation that is abominable before God, and there is also a generation that was blessed by God. So makikita niyo po, iba ibang generation, which is exactly what Solomon said in the book of Ecclesiastes. Sabi niya, isang generation passed away, and here comes another generation. Now, in the book of Judges, tumutukoy po ito sa mga Israelites, na kung saan nakita po nila yung kagandahan, kabutihan ng Panginoon, the first generation. And then later on, may lumabas sa Biblia, which knew not the Lord. Pero gusto ko ma-emphasize po sa inyo na after this generation, after the generation of old, and there comes another new generation, and here comes our generation, then after our generation, there's another generation that will come up. Okay? Now, on point four is, are they, you think, a blessed generation or a generation that will not grow? Tingnan po natin mabuti at pag-usapan po natin mabuti kung paano po tayo makapag-raise a generation na pinagpapala ng Diyos o pagpapalain ng Diyos. And napakalaga na malaman po natin pero po tayo pahali po nito. Okay? Tayo po sa kanyang malaya. Pagin ng Diyos, salamat po sa mga talaga na binasa po natin. Ngayon, ang isa po ako na kayo po ang magbigay at magpahalala sa akin ng mga sasabihin ko, Diyos. Kayo po nakakala ng present condition ko po ngayon, physically and spiritually. Oh God, I want your people to know about this generation, our generation right now, and the generation to come. Help us to see, oh God,
the means of raising the coming generation. Kailangan, kailangan po na. Salamat po. Naway makita po na kung ano po ang relasyon ito sa aming ginagawa. Ito po kami talagang pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated. Now, we're going to talk to you about this generation that was or that is in the mind of God. This is the vision of God. And the vision of God was entrusted to our forefathers. Okay? Pinagkakiwala po ito sa ating mga forefathers. Now, I'm talking about Abraham. Kung yun, kung pamilya kayo, maraming beses na po, kung ito nag-i-place sa mga kay Abraham, nakita niyo po mga kapit kung paano kinausap ng pag-iwag si Abraham at kung ano parako ng Diyos para kay Abraham. God promised to Abraham that God is going to bless Abraham and that Abraham will be the father of all the righteous people, the father of the Jews. So, makita niyo po na nandun niyo po para and then pagkatapos po yan, lumipas, ang mga generasyon, mapalit-palit ang mga generasyon hanggang sa mga pipo sa generasyon po natin ngayon. Pero ang gusto po natin na yung mapagod is yung vision ng Diyos ay nasa. Yung pa kaya yung panaw ng Diyos sa generasyon na ating kinabubuhay po yan in our present generation. Is still the vision of God as far as the human kind or our generation is concerned? Or the generation that was started by Abraham ay makikita pa po hayag natin ngayon. You see, it's a blessed generation of them. Yung po'y sapagkat yung po'y nagaling sa lahi ni Abraham. Okay? So, understand carefully. So, ako sila nakakaralan sa mga scouting na naman. And, pinupupin po natin yung panahon ngayon ng mga kapataan sa mga panahon po natin kung kami kapataan pa. And so, evidently, makikita niyo po ang pagkakaiba kung nakita niyo po yung panahon po noong araw, makikita niyo ang panahon po ngayon. And I can say na maraming mga kabataan ngayon ang nag-rejoice sa maliit na bagay kumpara doon sa mga bagay na nakakulaan po namin noong araw. Which is nothing. You see, I mean, I'm talking about this generation right now. And so, I can tell you, brethren, na a lot of vision, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, kung paano po ipinasa sa akin ng aking tatay, yung kanyang mga karanasan noong araw. Ang ginagawa ko ng tatay ko ay ano ba ang gagawin niya sa bahay na during holidays, ini-invite niya po ako sa pinalika, tulungan ko po. Iisip ko, sabi niya, gagawa siya, nagpulungan ng baboy, ganyan. Iisip ko, ano, hindi bahagi ko dito. So, hindi po importante sa tatay ko, yung humawak lamang ko, yung humawak ako ng bako, aangal ng mamilyo, ang pupukok sa pag, hindi pa ako gano'n, syempre, kulang ko yung power ko. Ang mahalo ko sa tatay ko, ay makahawak ako ng pa ng mamilyo, and matutunan ko kung what it is to handle, to hold, or to hammer the nail. Yun ang gusto maranasan ng tatay ko. Parang hindi yung turuan ka na mag-arrange sa firing range. So, hindi importante makatanggap ka. Pero ang importante mo na mawakan mo makapangro kung anong kasi pa rin gawin ka. See, ganun po yan. So, ganun po ginagawa ng tatay ko. Not only that, hindi lang po yun ang nasa isip ng tatay ko. Kung yun nasa isip niya is, yung makita ko kung paano niya ginagawa, alin ang inulan. Of course, ang unahin yung foundation na hindi yung bubog. Mahirap po ba yun?
Kami lang po kayo na lumuha ng bahay na yun ang buo kay sa Tonga Family. Kapag-ira, nakakawa ko yun. So, ang sinasabi ko lang po ay makita lang, at least makita ko, kung hindi mo na po, hindi na po asahan na po mula ng lahat ng buo na ligi doon, at magtatayo ng buo na ligi, at magtatapo ng lahat ng ano, no, hindi na po inasahan sa ganoon. Ang gusto niya lang po ay makita po kung anong nauuna, anong dapat gawin, paano po ito, paano yung mga sumat lahat niya. Ito po ba ganito, ako ng dumbo sa lahat. Nag-remind po ako doon sa kapanahonan ni Joshua. And the generation during his time, doon po sa binasa po natin sa group Janus, na maliwanag po na ang sabi ng Biblia sa verse number 7, and the people served the Lord all the days of Joshua. During the time of Joshua, the people served the Lord. Now listen to me now. Back in those days, during the time of Joshua, wala pa po noong organized the Bible na katulad po natin. Umaasa lamang po sila sa revelation ng Panginoon. At kaya nakausap ni si Moses na makikita ni Joshua. Okay? And then pagkatapos po yan, pagka nagsalita, kaya po, sa panahon po si Lord sa pagkakausap ni Moses sa Panginoon, alright, sasabihin ni Moses, kinikilita niya sa tao. Ito ang sinabi ng Diyos. Kaya na, more on, like in Luke, Deuteronomy chapter 6, then, more on, be reminded, lest ye forget the Lord thy God. Are you following me? And bless God, we have the Bible now. And could you imagine, Mama, then, how hard it is for the fathers during the old time to train their kids without the Bible? They just rely on the revelation of God and what God, what they had seen from Moses and what they had seen from Joshua. But you know what? The Bible said it clear. When the Bible said it, the people served the Lord all the days of Joshua. In all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Nakita nila kung paano si Moses nagpag-usap sa Panginoon during the time of Joshua or during the time of Moses, because Joshua was the successor of Moses, as we know. And then pagkatapos po niya mga kapatid, nakita po nila kung paano mabuhay si Moses, na paano mabuhay si Joshua. So, ang mga tao na buhay na maayos. At kung namatay si Joshua, nandito pa rin ang buhay pa sa kunting panahon. You know what? And so, the Bible says, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Look, kung gaano po maganda yung mga kapatid. Kaya sabi ko na, namuhay na matulid sa harapan ng Diyos. So, pamatikan lamang noon, kung ano lamang yung natanggap nila, para na God sa sabi, oops, do you remember what God said at Mount Horeb? Do you remember what God said at Mount Sinai? Do you remember that? Can you still remember what you have seen in the wilderness, how God opened the door in heaven and poured out manna? They've seen all this, but can you still remember those things? You say, I don't know why you put it. It's a book of Deuteronomy. Ganun po lang yung paalala, ganun paalala. Huh? Alright, bago tayo tumasa ng promised land, ang sabi ng Panginoon, ito ang mga nasa loob. Magkakaroon kayo ng bahay, hindi nyo matinayo, magkakaroon kayo ng
dobbiamo di Dios. Now, if you see the issue of a bit, an issue really is all about this generation that should not forget the Lord thy God. Alright, so what happened now? May kita natin sa Biblia, sabi ko lang sa inyo kanina, puro-puro yan ang mga examples. Makikita po din natin yung mga glory. At kundi po yung mga glory, hindi na po glory. Makikita po natin yung ginawa ng Panginoon sa kanila, yung glory ng Panginoon, how they enjoy the blessings of God during the old time. Pero alam niyo mga kapatid, nakikita natin, for example, after the death of Joshua, may mga nakikita pang kagandahan doon sa mga namuhay pa after Joshua. Pero hindi po yun na napili. Hindi po na napiling maganda yun, mga kapatid. Alam niyo po bakit? Sapagkat ang nakita kong problema po ito, mga kapatid, yung pagbasa ng vision sa kanila. Listen up. Hindi po. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, sana naman kung unawaan niyo kung bakit kaya nasa loob ng simbahang ito. Ang simbahang ito ay hindi lamang po isa'y ng Panginoon para patanggal ng sigarilyo ang ala. Kundi magpapatuloy ng gawin na magandang asal na mula sa tanggit. Alright? Here is what I'm talking about, okay? Marami yung mga good men na halagang nakita kanila, for example, these people here, the good judges, mga Israelites, nakita po nila kung paano nabuhay si Moses. Nakita po nila kung paano nabuhay si Joshua. Nakita po nila si Abraham, you know, the type of Abraham, narinig po, di manila kita, narinig po nila, again, the Bible is telling us not to forget them. Alam po nila si Jacob. Alam po nila, kilala po nila. And these are good men. But you know what? Ito mga good men, ito ay hindi po na napili. Kaya siguro, marahil sila yung maayos sa kanilang performance. Sapagkat nakita nila, nakasama po nila ang good men ito. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po nagtagal, nagkagamatay na po yung mga good men. Pero hindi po ba napakaganda na kahit na mamatay yung overall good men ay pwede hindi mamatay yung vision ng Diyos. Maraming hindi po habang buhay sila ay buhay si Abraham, buhay si Jacob, buhay si Moses, buhay si Joshua. Pero mga kapatid, maraming buhay yung vision. I'm telling you right now, what I have in my mind right now, what I have in my heart right now, is what I got from my forefathers. This is what I call the vision of my forefathers. The dream that I got, praise the Lord, the dream that I got is from my forefathers. And this is exactly what I am trying to pass to our generation or to this generation. Kapatid, napakahalaga po pagbasa ng maayos. Nabisan hindi po maaari, hindi na-appreciate na maraming kabataan, hindi lamang po mga kabataan. Ang nakakalugod na po, hindi po na-appreciate na magulang. I can imagine, si Joshua mga kapatid, noong sila, noong si Joshua ay namubuhay pa, could you imagine, kasi na, kung naalala niyo po si Joshua, nakagulong natin, kita niya na nangihina ng mga tao, bakit sa asawa na sila kumuha ng mabuti, maglipot sa Panginoon, inipo ni Joshua silang lahat, and sabi ni Joshua, alright, piliin nyo kayo kung kayo lingkod. Pero salamat sa Panginoon, pinili nila maglipot muli sa pagpatuloy sa maglipot sa Panginoon. Now listen to me now, there's the thing. Nung namatay si Joshua, wala na maglipot po sa kanya. I can imagine, yung kind of mga young people, hanggang doon po sa Psalm 78, may record po ito mga kapatid. May record na alaala ng mga henerasyon na hindi nagpatuloy sa vision ni Joshua. Now, ano po ang nangyari after the death of you, Joshua, for a few years, ay may nagpatuloy yung mga nakakita pa ng kagandahan ng pamumuhay ni Joshua. Pero
There arose another generation that knew not the Lord. Ako po ang nakikita ko na nakita kong kalungkutan po dito mga kapatid. Merong hindi maayos sa pagkakasa ng maturo. Alam, everyone of us here is familiar with the relay, di ba? Yung 400 dash relay, pero minsan sobrang magandang pinapasa yung mato. Alam niyo mga kapatid na meron disqualification po yun. Kung hindi maayos yung pagpasa ng mato, dapat hinihintay po ng papasahan yung pagpasa ka din. Pero yung nagpasa, dapat properly ang pagpasa niya. Kung hindi, matatalo siya. He will lose his game and all that. Mga kapatid, pati yung kanilang reputation na kanilang grupo. Of course, pag natalo sila, tapos yung kanilang reputation. Pag hindi properly. Dapat sa inyo, brethren, ngayon, nakikita ko po, ang una ang dapat natin yung the need getting back to the vision of the forefathers. Hindi po tayo, ako personally mga kapatid, ako isang pagkasalamat sa Panginoon, sinasabi ko sa Panginoon ng Lord. Okay? Huwag naman po sanang dumating sa punto ng buhay ko na ako'y matakot na magpasa ng patok. Ako na to. Sapagkat pagka ako po'y natakot magpasa ng tamang patok, when I feel like I am not accepted, and there's a hesitation to pass the patok, sabi ko, maaari magpapasa lang po ng maling baton. Yeah. You understand what I'm talking about? Yeah. At sana po, makita po natin yung kahalagahan ng pagpasa ng tamang baton. Yeah. Makita po natin, una sa lahat, sa generasyon ito. Now, you remember Joshua, kung gano'n po siya na-stormon sa lita? Do you remember when he said, when he gathered all the people, the elders, and all the people, the Israelites, and he said, he stood in the midst of them, something's going on in the midst of us. Something's trying to change. He's God. Some of you are making your own God. Some of you are disrespecting the true God. You better remember where you came from. You better remember how God freed you from the bondage of Egypt. And now teach you this day whom you will serve. Quite small, brethren, but that's what they need. Are you going back? Kasi alam ni Joshua mga kapatid, ang kanilang condition na ngayon, alam ni yung tip na puro ni Joshua, ang kalagay ng mga tao. Nawa, mga tatay ngayon, makita natin ang kalagay ng ating pamilya, ang kalagay ng ating mga anak. Let me tell you something. Habang nagsiservice po kami noong Wednesday, doon po sa Tarlac. Alam niyo, may mga invite po doon ng mga nasa 12 years old and then kami dalawa ni Brother Lung, si Brother Lung niya nag-preach. And habang papasok po yung mga pinag-ili, yung mga malalaki na eh, mga ito po kayo. 12, 13, 14. Yeah, just imagine, magaling ko. Pero kita siguro mga 12, mga gano'n. So, ang liling mo talaga. Alam niyo mga kapatid, yung iyak nila, ino-overcome nila ng pagiging pasaway. Ginagawa nila parang naglulungo po sila pagpasok doon. So, ang inap sawayin, in fact, sabi nga ni Sikabro na, huwag nang papasok nila dito. So, gusto niya i-segregate, iwala, i-separate yung mga bata doon sa mga matanda kasi huwag pasaway yung mga bata. Sabi ko, no, no. Dapat matuto na sila sa loob ng auditorium. At alam niyo mga kapatid, we try, sabi ko, okay, alam niyo sa loob. Nandilinan po doon sa loob. A
And they were serious about it. That's all they know. They thought that's the proper way to sit down. So ginawa ko, tagal yung habang nagtatawa na sila, nakikita ko po yung ginagawa nila. It breaks my heart. At yung isip siya. Nakikita ko lang yun ang pangalang ilalagay ko ang dito. I am right now dealing with, this is enough, the next generation. Amen. That if we will not, I said we will not. It means intentionally. Pagkatapos after knowing the needs, after seeing the needs, if we will not attend to their needs, then you understand the kind of next generation we have. You will understand, you know now. Are you with me?
Ayunan sa dalawang pastor, sabi ng Panginoon, salamat na napinamot niya si Brother Andre para magpastor sa inyo. But I tell you what, that's not true to you, friends. He gave his all, is your all receiving more. But that's God, he's there. That's what happened to us. Some people have also put it on there, some people say, yeah, okay. He did it with that. And he loved you so. I'm not going to be able to do it. Huwag yung tutulungan ng isika ninyo. Ipakita yung kayo mismo ay interesado. Playing games here. Everything here is a serious matter. By the way, it's not your business to criticize what you are listening and what you are hearing from this pulpit. Your business is to disciple your great visitor. You should be a blessing to the one sitting beside you. Now listen to God. Sabi ko sa kanya, okay na. Pinag-alaman ko kanya. Habang nag-alaman ko kay Brother Lodi. Kaya mo kaya kapitan ko kanya. Ipinili ko sa akin. Pag-alaman ko kanya sa kanya. Alam niyo mga kapatid, honestly, grabe niyo yung pag-ibigay ko na makaiyak ako. Sapagkat alam mo kung bakit ito, pag-ibigay ko na si Aso. Ang gagawin ko sa bata mga kapatid na magpumasok sa loob ng pamilya. Wala akong lumalas. Bakit? Sa pagsabi mismo ni Pastor Louie, kaya then said, hanggang ngayon, makita mo yung mga tao ngayon, pagka sila kumakain, nakakasapat. So ano ko nakaregister sa mga ito bata? This is the right way to sit down. You understand? Bakit ko yung sabi mo ng viewers kayo mga kakakaya? Hindi mo alam kung gaano kayo ma-bless sa simbahan ito. Hindi mo alam kung gaano kayo ma-bless na meron kayong mga magulang na nakaupo sa tabi ninyo at tinuturuan kayo maupo. And bless God that you have a strong leader in the home and you have a strong leader in the church that can tell you at pwede mong sabay sa inyo pag-ibigay sa upo mo. Or else, kung ipapasok sa batang ito ang course, kung ipapasok sa batang ito ang akot, kapatid, pagdating kaya sa kaya, tama kaya, or meron pagpasan, kapatid na, para kung nag-aalangan yung tayo, sabat, alam na, hindi masasakta yung anak natin. Listen to me na, pagka pinasa ko, ayun ko matang, pag pinasa ko itong Biblia, sigurado ko ang pinasa ko sa kanya ay King James. Be the new King James, brethren. Yeah. It should be the 1611 King James Bible. Yeah. I'm talking about the pure Word of God. Yeah. There is a review right in that passage right there, in that verses. You better behave yourself. Maari masakit po ngayon sa mga anak po natin ang nararamdaman nila. We will rebuke them. I'm going to tell you something. That is how we build the next generation. It should be that way. It should be that way. Ilan pa kaya ang mga kapatid ang magsasaway sa inyo habang nagdidito kayo, nagbibrisaway ko, nag-uusap yung mga magulang, may amayang lalabas yung magulang, may tatawagan, may tinanggap na tawag, may sasaluting text. Are you serious with your Christianity? Are you serious with passing the torch or passing the baton to the next generation? Sometimes, nakakahiya mong pagdating nito, pero narinig mo talaga sa inyo. Kayo mga nanay, nakakahiya rin. Pagdating sa bahay, madandan kayo, pero pagdating sa church, tulog naman kayo. Come on! And yet, may hihilig kayong magsaway, mag-correct.
talking about. Are you passing the baton properly? All right. Yes, I was here when you want to lose the service. If you want to get it, I
can imagine sila mo na ipapasalamat ng Diyos. Sabi, oh, eto na. Salamat sa Panginoon, wala na si Joshua. Salamat sa Panginoon. I can understand. Kaya mo natutupan ko ng tulong ngayon pa. Pakaan-kaaway mo, pasok lamang ng isipan sa pagka dala kayo ng inyong mga magulang pagsasabi kayo pa lang, ay salamat, wala na si Pastor Hill. Lanyo, hindi ko madali makulit lalo-lalo na kapag kapansahin mo tao. Ay, di ba, di mga araw, hindi ko itibigan si Pastor Ed, hindi ko itibigan yung topic o ginagawa niya sa akin. I can tell you again that this is the vision of the forefather. This is what they have in their hearts right now. That I caught up in thought. Now think about this. How about when we do the points around us and just see what I'm doing? The album is Rafi, because I don't know about it. I don't know. Rafi, I don't know about us. But we start to do it. And we go, Rafi, we play that. Kapakita ko sa inyo kung paano ko sisimula ang tatayo niya. Kapag alam ko po na may lumabas dito, na kahit magbukay ng septic tank ay binabayad pa. Tayo mo. Ayun mo nga. Sapat alam ko kami ang lumabas ko. Ako nagbukay ng septic tank ng San Pedro. Ako nagbukay kami. Yung heart ka nagbukay ng septic tank dito. Kaya nga po, kung nakakarinig ako na gano'n, sabi ko, pinawag kaya talaga yung pangunod ko ngayon. But anyway, sabi ko, pinawag ko sila sa rap, dahil mo pang mato. Sabi ko, pinawag ko rin si mato, sabi ko, bakit yung ito? Tapos parang hindi ko pong magagawa sa akin. Pag-uwi mo, paano nila, paano ko nila ako. Okay? I-explain ko sa kanya, hindi lang basta ako sa sabi, puso na doon at kawakan ko daw. Yung kinuso ko yan, sinumakbel mo lang si Bato. Sinistay ko lang mabuti sa kanya. Kaya ngayon, sabi ko lang pupuwas ng puputa. Sa pagkakas ng puputa, ito puputasin nyo. Tapos puspatin nyo ng one by one. Okay? Tapos yan, gagawa ng parilya, yun ang ilalagay dyan sa loob. Kung bakit pagkapa, yung parilya, explain ko rin po sa kanya sa pinakilang naanap ng bakal sa luna. Sinistay ko lang sa kanya ng puspat, yung kailan ilalagay. At tell you what, ako pinapapatan ko kay Maki, yung lalapatan ng mga drama, kakatikin ko sa akin ang sigaw. Isa nililoko ko, Maki! Sabi ko sa kanya, mukha ko ginawa nila ang video. Sabi ko, ano ba? Ano ko sa kanya? Kasi sabi ko, itapuy mo yung lupa, diretso mo yan, ilalagay niya sa kanya. Now I see the need. Kailangan talaga tuturuan ng kapatid at nais ko pong sabihin sa inyo, wala kong kapalit ang personal na magtuturo ng magulang sa sarili niya. Huwag po natin iasa ang pagtuturo sa iba. Sabihin mismo natin mula sa ating bibig mga magulang ang dapat magtuturo ng ating mga. Bukang buta siya ka ang hiluha. Kung hindi ka Lorene, sabi ko, but you know what? It doesn't matter what you are believing in. What matter is, ang lukal ko. Kaya sabi ko mga kanila ang gagawin, kaya ko rin mo, ang ilalaw ko, bigyan mo ko ng one by one sa ilalim at sa kasibabaw. Na pagkaisunod ko itong one by one na ito, kakasigal. Guys, pagkatapos ko ng mga butas na yun, siya nagtatrabaho na. To learn it. Nagtutunan niya, hindi ka rin ito na niya. Kaya this week,
sasama ko lang ito dyan. Oo, yan. Mga kapatid, I promise you, kung anong maganda kay Rafi, maganda yun sa kapo. Hindi ko pwede sabihin, Rafi, kung gumawa nito. Alam niyo, ang hindi ko lang ako kung gusto ko sa inyo, yung pabibigan na trabaho, uunin niyo sa kapo. Dapat matutunan ng anak ko yan sa kata. Lang po isang araw, mawawala ako at sila naman ang susunod. The thing that is, the most important thing here, brother, is that mayroon bang pwede ipagpalaki ang aking anak sa next generation or on his generation. Are you getting me? Bakit sasabihin? Bakit sasabihin? Okay, ako rin naman. Pagka yung news kayo rin, sabihin natin, saan ko rin yan, pagmalan yan. Okay rin yan. By the way, Rafi, who do you think you are? Bakit kukunin mo ang dapat matutunan na ako? I appreciate you respecting you, but that's not the way it should be. Gusto ko matuto si Rafi, gusto ko matuto si Rafi. Alam ko naman eh, pwede ko naman utusan na lang si Rafi, makikip ko ang nagtubig ko nyo lang tayo mo. Pagkagaling ko, mga kapatid, sino may alam si Rafi? Ano alam ni Rafi? Tubig. Yan na sa mga kapatid. Sabi ko ba ito? Alright? Sabi ko, nagpapasa na kami ng si Benko. Nagkahangot siya ng drama, nagkahangot siya ng buhangin, si Paul pumatawala. Sabi ko, kasama siya natin Chico ba eh? Sabi ko sa kanya, Maki, dito ka sa kapi ko. Okay? Ikaw ang magpapasa sa akin ni si Benko. Kasi gusto ko po makita na humakawang siya na maruming bagay at mabigat na bagay. At hindi dapat tayong mahiyang mga kapatid na ang anak natin ay nakikita natin ng katrabaho na mabigat na bagay. Huwag tayong magdala sa ating emosyon. Kasi isang araw kung nawalan po tayo, mas kawawa po sila. Ngayon, nasa white collar sila kasi dalalala nila ang ating influencer. Hindi nyo po babayaran. Alam po naman yan. Napakarami sa inyo rito. Hindi nyo nagregalo sa akin, hindi nyo nagregalo ang dalawang mga lang. Pero pag ngayon, nakikita nyo, pag nakalente ako, nakalente na sila. Pag maayos sa tabi ko, maayos. Pag nakasakay ko sa akin sa akin, nakasakay sila. Wow! Decente. Pag namatay ako, wala sila na lang. Kayo, nasa magandang sakyan, pasurero ang mga lang. No joking, no kidding, this is serious man. Bakit po? Sapagkat nasanay sila sa magandang trabaho. Sabi ko na eh, habang nagtuto ako, iisip ko itong mga bata na ito. Anong mga bata na ito? Nandito sila sa lupain, mayaman na lupain. Hindi sila makatusok ng isang kabuting kahoy. Para sa kanila, yung tanim na kabuting kahoy ay nakakahiyan. Yung mag-alaga ng manok at kaitubig ng manok para na kayo. Yung mag-alaga ng kalabaw at mababahin mo sa kalabaw at dalhin tumor sa pagsumagla sa paya para kainin yung kalabaw. Parang ayaw nila mag baka tayo awin kalabaw mo. Yung sa nakakahiya. Ngayon naisip ko sa ako, kinakahiya nila kung saan sila dapat pabula. Sabi ko, bakit ko ba nagpapaaral ng bata? Hindi ba parang magkaroon ng negosyo? Gusto mo bang maubo o kakulita para meron silang kakilig?
ang gusto natin, pag-aaralin siya natin sa lumakas para mapagtrabaho sa bangko, maupo doon sa tenor at magsisweldo ng 480 samantalang sa probinsya, magbibenta ka ng mali, magbibenta ka ng panay, magbibenta ka ng mamutikaw, magbibenta ka ng mga root crops at mga fruits ng mga sandas hindi pa, nakikita ka ng more than sa 500. Eh yun, kinahiya natin yun kasi wala tayo sa air-condition. Sini-set up po natin. Ano yung mind, mindset natin sa pag-set up natin ng generation to come? Kung naman, hindi po lang kung anong ginagawa po natin si Bami ito. Inihanda po natin ang isipan ng mga bata. Sini-set up po natin yung kanyang mind that this is it, ikaw ang harapin mo. Okay? Ito ang harapin mo. Bumalik po po tayo sa Biblia, mga kapatid. Ang lumain noong araw ay pinakamahalagang ng bagay sa mga tao noong araw. Bakit? Doon po sila kukuha ng kanilang ikabuhay. Hindi po issue noong araw ang mga opisina. No, hindi. At ito po hanggang ngayon ay nakikita ko po sa southern part ng Amerika. Napakarami ganun ginagawa nila. Nakikita ko po walang masang parlament meron sila. Nakita ko po walang buhay sa California, nakita ko walang buhay sa southern part of America. Sabi ko, natatawa ko eh. Pagkailangan ko ng device na maong, bibili ako dapat sa Missouri sa South. Bakit? Doon ako, bibili ako ng $20 na device. Magandang-maganda. Hindi ako dapat bumili sa California. Bakit? Pagkabili sa California, 139. Yung pangulor. Alam mo bakit? Sa California, pang forma. Sa southern, sa Missouri, pagkabaho. Nakita niyo pagkakaiba. Nakita niyo kung anong klaseng generasyon. Meron po sila. Now, try to take it to this day. Parents, let's get involved and pass it the baton. I'm talking about the training. Maraming nagihirap ng mga patang na yun, na generasyon yun. E kung generasyon ito sa parol ni Joshua, nagkaroon po sila ng lapses sa kanilang training sa mga anak. Listen to me now. Huwag niyo po kakalimutan yung sa mga solo. Train up a child in the way they should go. In the way they should go. Nanay, huwag niyo po kong train sa sabi ng tatay niyo na nagkakalimutan sa bakit. Maraming masakit. Maraming masakit. Kung nasasak na kayo, kung alisan na kayo, ako nililisan niyo ng tatay. Huwag na dito. Pero ang concern ko po, mga kapatid, nakita ko po, kinakita ko, kaya nangihira ang maraming tao. Ay depende po sa training bukong sa parangon ng kanilang generasyon. May mga classmates po kami ni Brother Boyan. Si Brother Boyan, classmates po yan sa college. Sa high school, marami po akong classmates na noong araw ay pa-horso-horso ang natin nila. Kasi ito na nila. Pagka medyo may forma noong araw, may maliwanan ang wallet mo, yun ang sikat. Pero, alam mo bakit? Wala akong ito eh. Wala akong salita ng Diyos. Pero ako po ay naging seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos, naging seryoso po ako sa magkaga ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano sabi ko, sana na nilapas ako sa bahay pangan ng aking ina. Eto lang ang kinaliwa natin. So, I'm saying, na mahalaga po sana sa buhay din natin, mga magulang, na makita po natin na ang bawat sa atin ay nag-involve sa pag-train. Now, listen to me now. Inuulit ko po. Noong araw, wala po silang organized Bible na kapulat po natin. Ngayon, meron lang po tayo. Meron lang po tayo sa simbahan na kung saan ang ating programa ay nakapokus sa family. My question is this. Anong mahihilig tayo yung panahon, mga kapatid, para mahigit doon i-implement
salita ng Diyos ay ipobay. Ano ang iniintay po natin tao ng panahon? Pagkakalain, ano po ang iniintay natin tao ng panahon para i-implement po natin ang pag-isigil ng salita ng Diyos sa ipobay? Kung wala po, salita ng Diyos, kung wala po, kung iniisip ko po yung panahon ni Joshua na wala po salita ng Diyos, wala po yung organized sa katulad nito, sabi ko, paano pinilong yung mga tao? Umasa rin sila sa, remember, thou shalt not forget the Lord thy God. But then the best God we have this right now. Hawak-hawak na po natin ang pwedeng maging kayamanan ng ating pupuhala. Hawak-hawak na po natin. All you have to do is to stick to it and get involved sa pag-pray ng sarili natin pag-ingin. Kaya mga kapatid, nais ko po sabihin sa inyo, let us not allow anybody or let us not put ourselves as far as rain is concerned. Then touch natin sa ating mga anak, touch natin sa ating pamilya ay maging secondary na lang. At ang primary natin mga pagkira ay yung itong buhay ng ating pamilya. Wala na kong iniigit. Napapagka ang ating pamilya, ang ating mga anak, ay matrain natin sa tamang pamamaraan kapag ay hindi kayaman ng isang pamilya. Kayaman ang puya ng isang pamilya. Mga young people, you will touch the vision of your fathers. Touch the vision of your fathers. You're killing it to it. Pagpunta na kayo sa isang panahon, tatahimulay na kayo sa inyong mabubuhay. Can you see that? Ang sabi ng Biblia, pagka ikaw ay nag-asawa na, tatayo ka ng another family, naging malay na sa sarili yung pamilya. You're healing to it. Huwag lang kayo, huwag lang kayo lakas ng loob, huwag ipag-text. Magkaroon kayo ng lakas ng loob na ihanda ang sarili nyo para ito sa isang panahon na mag-iwalay pa kayo sa inyong magulang. Yes, sir! Amen! Yes, sir! Preach on! Cast the vision, dear fathers. Huwag kayo matakot na mapagod. Huwag kayo matakot na kayo ng trabaho. Huwag kayo matakot sa training na ipinapakita sa inyo o ipinuturo sa inyo ng inyong magulang. Yes, sir! Amen! Yes, sir! Because in your generation, whether you like it or not, that will come up. Darating at darating mo yan, mararanasan at mararanasan mo yan, at hindi mo maiiwasan yan. You think about breaking, you think about, mabigat, ayaw mo tumaro, ayaw mo na ganito, mamimili ka pa. Patay na ang anak ko, hindi ko nagkakaroon ng trabaho. Pastor, yun ang mangyayari. Alright, ang pangalang ng tambo, maraming pagkabaho. Now, why is this important, mga kapatid? Again, habang nandunod ko ako at habang pinatay ko, habang pinatay ko po namin yung bawat posting ko na ito na sa mind ko, sabi ko, pinatay mo mga bata ang lalaki ko. Yun ang gano'n. Parang tayo mga juniors dito. Nandung ako yung mga dito. Habang si Hiner, may pinapakita po sa punto sa akin, nung maliliit pa sila Maki, maliliit pa sila Ikan, sila Dominic, maliliit po yung mga. And then habang nakikita ko po yung mga dito, ito yung mga dito sabi ko, and then yung bata kayo, si Maki na the driver.
nag-involve na sila sa mga ministry. Imagine mo, kaya sa mabot nila na yung bullying force si Lord, hindi ko po sinasabi, kapag isa na po sa atin po namin yung mga musik, mga tao po po tayo, pero sa ko, ito na yun, sabi ni Pastor Lomi, kala na po bullying ni Pastor Lomi, sabi ko, pag ayaw na po mga tanda, bullying sa church, piliin mo yung mga bata dalhin sa church. Kasi nakikita ko yung araw para gusto sa bukod loob. Pero alam niyo po ngayon, they are running 180 on Sunday morning. Fastest going Baptist church in Paralaki. Habang iniisip ko po yun at natin yung malilupon sa sabi ko, ilang kayo mababaka na malalaki sa simbahan. Sabi ko yung 12 years old and how I reached na dito na ako simbahan yun. Sa totoo lang ako rin, sabi ko, gusto kong trabaho nito, gusto kong tutukan ang pamilya nito, itong mga batang ito. Meron akong magandang programa sa kanila para lalaki sila sa loob ng simbahan. At isang araw, mapamaraya na lang natin, isa sa mga batang ito, nandito na sa Philippine School of Scriptures. Vision. You understand? Kayo mo rin magkalito. Kayo mo rin magkalito na mag-iit para kayo malalaki na kayo. Di na kayo po isip pa. Isipin niyo pa kayo na disimula pa lang kayo. Ilan 12 years old, sabi ko nga, 3 years from now, sabi kayo sa Lord. Tuntungan niyo ni Brother Albert kayo, 3 years from now, magpapalito at hindi niyo ito. At pagka sa Lord, 3 years na yan, natutungan na mabuti, meron ang soul leader si Brother Albert. Sana po, makita po natin ang kalagahan. Mga kapatid, I don't want to waste our money. I am only for the people that I want to go. I don't want to waste my money. Investing to the next generation is the best investment in the world. Napakalami ang dividend. Napakalami po. Let me say this again. Investing to the next generation is the best investment in the world. Nandito po kayo mga kapatid, noong araw na invest po kayo rito, kayo nakikita nyo po ang mga bakit ito na lumagat po rito. Kayo nag-investment sa basic ministry, kayo iba sa school teachers, kayo nakikita nyo iba sa choir, na yun, nag-involve sila sa mga grupo, sa mga young people. Tutubo kaya na ganyan kalaki yung pera ninyo kung